Welcome back po mga kabrosol. So, nabalik na naman si Bro Sol Garel. May katanungan kasi na dapat nating tugunan. May katanungan si Fender Kayumagi 3251. So, ito yung katanungan niya. Sir, ask ko lang, paano mag-3G na hindi magluluha? 6011, sir, ilan dapat ang amperage settings? So, yan po ang katanungan niya. So, unang-una sa lahat ay maraming salamat po sa inyong lahat mga kabrosols, mga subscriber po. Maraming salamat talaga sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Okay? So, sa mga naghahanap po ng tutorial o sa mga na naghihina ngayon na mga baguhan, pwede kayo dito sa aking channel. Okay? Mag-comment lang kayo kung ano yung mga katanungan niyo, kung pwede ko magawa ng content or sagot sa pamagitan ng video katulad nito ay gagawin ko po. Okay? So, ito yung ating tugunan, yung tanungan ni Fender Kayumagi 3251. Paano daw na hindi magluluha kapag mag-welding siya ng 3G or vertical welding position? So ganito yun. Yung arc length kasi, may tatlo yun na types. Okay? Yan yung short arc length, normal arc length, at long arc length. Okay? Yung short arc length ay kalahati nitong ating electrode na E6011, no? Na 1/8 inch. Ang normal arc length ay ito yung diameter ng ating electrode na 1/8 inch. Yan yung normal. So ganito yun, no? Yung arc length niya. Ito yun ang 1/8 inch. Pag kukunin natin to, ito, ayan yung normal arc length. Okay? Yung long arc length naman, kung taas na siya masyado sa ating 1/8 inch, yan yung long arc length. Okay? Sabi din niya, sa 6011 din daw, ay ilan din daw ang dapat na amperage settings. Katulad nito, ay 6011 na electrodes. Okay? So, nagdidepende yan sa ating ibigay na gap. Okay? Yan yung gap natin, 1/8 inch. Okay? Saka yung root piece natin ay 1/8 inch din. At yung pagbigay natin ng current settings sa pagmaghinang tayo ng E6011 ay nagdidepende din yan kung gaano kalayo yung transformer line mula sa atin at sa poste, no? Na sa kung saan kinabit yung transformer line. Okay? Nagbabari riyan siya kasi nagbo-voltage trap yan kasi marami pang madaanan yan na bahay. Kaya pagdating sa bahay natin ay mag-fluctuating na siya. So, ang recommended talaga na current setting pag E6011 ay mula 60 hanggang 90 amperes kapag E6011. At sa E7018 naman ay 90 hanggang 150 pataas. Pero kung calibrated yung ating billing machine, yan yun ang ibigay natin na current settings. Yung sa E6011 nga na 60 to 90, yung sa E7018 ay 90 to 150, yun ang ibigay natin. Pero kapag hindi, no, tandaan nyo na, pero kapag hindi, ang 60 or 70 na current setting sa pag E6011, kapag hindi na calibrated yung ating billing machine, ay nasa 120 o 130 na yan. Okay, tandaan nyo yan. Lalo na kapag mag-fluctuate or voltage drop siya. So, naranasan ko na yan. Kapag maghina ko, nagbigay ako ng 70 amps, ay hindi ako makahinang. So, andun na siya sa 120 o 130 amps. So, ngayon, may naka-tacking na dito na plate. No, ang plate natin ay 10mm yung kapal. At ang yung lapad niya ay 2 inches. At yung taas niya ay 150 cm. At nakabibil na nga ito at may gap na rin. Na-tacking ko na rin kanina. Yan, nakikita niyo sa video. So, ito ngayon ay mag-fit up tayo sa ating tinangin. So, ito, na-bin ko na. E6011 to na electrode. At dry na natin dito sa dulo. Okay, ganito yun. Dry na natin to. Yeah, may dry na siya sa dulo. Ayan, isang side lang. At ito sa kabila ay wala. Okay. So, ang purpose nito mamaya sa ating pag-fit up, para hindi siya maipit, ano? Makuha natin yung exact na gap, no? Sa ating root piece ito. May nabibigil na tayo na plate na 10mm yung kapal. At yung 2 inches yung lapan niya at yung taas niya ay 150 cm. Ito siya. So, yan. I-tacking natin yan. Ganun. At ilagay natin yung ating spacer. Okay? Tapos, hawakan natin dyan sa ano. At yan yung spacer natin. Yan. Okay, tapos tacking tayo sa dulo. Ta. Yan. Tapos, abotin natin ito.
Ayan, oh. Maipit kasi siya pag wala ang brine. Bago natin pakinggan dito sa bandang dulo rin, ay tingnan muna natin yung misalignment. At ito ay straight na. Kung hindi ko na ito ang pakinggan sa kabila. At yan, dito yung huling tacking ko. Yung may nagrind ko na ay dito ko ilagay. Paganun. Okay? Yan. Ganun yung position dito. Iwas ko na. Ilabas ko. Tapos yung ito ay ganyan. Okay? Ganito ang technique ko kapag mag-fit up ako ng clip o di kaya pipe. Grindan ko sa bandang dulo. Tignan ko na dito. Ayan o. Grind. Mata. Pag hugutin natin to ay hindi ito makuha. So ang gawin natin ay i-twist natin to para mahugot natin. Okay, pag gano'n, no? Ayan. So gano'n lang sa pag-fit up nito. Kahit yung pipe or plate, gano'n lang yung technique ko. Okay? So ayan, ready to weld na ito. So, i-welding natin to gamit itong E6011 electrode na 1/8 inch at saka may electrode din tayo dito na E7 pin at saka E6013. Ito yung gagamitin natin sa paghihinang nito. Ipakita ko sa inyo, gagamit tayo ng E7 sa paghihinang nito para hindi tutulok. So, kailangan lang ay normal arc length or short arc length. At kailangan nakatingala yung ating electrode. Nakaganon lang, ano? Kasi yung multimetal ay magdi-drip yan. Tutulo lang yan. Kailangan na nakatingala tayo pag ganun. Okay? So, marami tayong mga weld pattern. May whip and post at dragging kapag sa pinderesyon tayo. Okay? So, yung current natin ay binigay ko ay nasa 80 amps. 80 amperes. So, plus minus tayo mamaya sa paghinang natin. Kapag masyadong malusaw yung ating metal, ay hina natin. Kapag hindi rin tayo makagawa ng keyhole, ay lalakasan natin. So, sa penetration, ang technique ay gagawa tayo ng keyhole. Okay? So, E6011 nga yung ating gagamitin na electrode. At naka-ready na ito. Yan. Ihinang na natin ito. So bago tayo mag-tie-in ay mag-grind na tayo. Ayan, grind na natin. Saka ayan, tie-in na tie-in. Itatla natin yung ano. Ayan, bubuntis na siya, bubuntis na. So, bubuntis na siya. Yan. Tayin na naman tayo. Sa ating pagtayin pala kasi ganito yun. So, i-grind natin dyan. Tapos dito ay pagapang tayo. Dito tayo magsimula at pagapang tayo, pagapang. Tapos dito ay magbutas tayo. Saka tayo mag-whip, push, whip, push, whip, push. At ito yung keyhole natin. Yung keyhole natin ay ako yung gumawa. Tayo yung gagawa para makapenetrate tayo. Okay, ganun. So, tuloy natin to. Tie-in dito, tie-in. Ayan, oh, tie-in. Ayan. Ayan, tapos. Tapos. Yes. Take out the monkey hole. Yan. So yan yung ating first pass sa ating 3G.
itong nag-build up dito, yan, yan. Yung nag-build up na yan ay dapat nating i-flatten yan. So i-level natin sa ating weld bead. Saka natin hinangin gamit ang A7018. Okay? So grindin natin yan muna. Dapat nating tandaan rin kapag gamit tayo ng A7018 ay itaas natin yan yung ating amperahe. Kanina ay 80 amps yun. Ngayon ay magbigay na ako ng 100 amps, no? 100 amperes yung binigay ko sa ating E7018 sa pag-inang natin to, sa ating second pass. Okay? So, nag-grind ko na yan, preparation sa ating E7018 na electrode. Kailangan din ay yung ating electrodes ay nakatingala lagi. Nakaganon lang. Okay? Nakaganon lagi. So, kung ano yung weld pattern natin, pwede zigzag, pwede circular. No? Depende yun sa inyo. At sa pag-start natin, no? Mula, simula tayo dito sa taas. Simula, tapos bababa. 1, 2, 3. Pag-anon, no? Simula tayo sa taas. So, magbilang tayo para hindi tumawala. 1, 2, cross. 1, 2, cross. 1, 2, cross. 1, 2. Okay? Para ma-uniform yung ating weld bead. So, yan. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan. Okay. So magtayin tayo. Sa ating tayin naman, dito tayo magsimula din sa taas. Tapos i-loop natin dyan. Ano? Start tayo dito, scratch tayo dito. Scratch, tapos i-loop natin. Okay, so kung ano yung pattern natin ay ituloy natin to. Okay, yan yung ating ganito yung magtayin. Tayin. Yan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So ito yung ating second pass. Okay, may coating pa siya. Kunin na natin yung coating para makita natin yung ating weld bead. Okay? Yan. Ito yung ating second pass gamit ng A7018. So sa paghinang natin, makita niyo kanina ay nakatingala lagi yung ating electrodes. Okay? At yung weld pattern natin ay zigzag. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. At yung arc length natin ay normal or short arc length ang ginamit ko. Okay? Yun lang lagi para hindi siya tutulo o hindi siya luluha. Okay? Kapag ilong arc length kasi natin siya, ay tataas yung current. Yan yung dahilan na luluha siya. Kailangan short arc length lang para makontrol mo yung multimetal na ihinang mo. Yan yung technique. Short arc length or normal arc length. Ang normal arc length, sabi ko nga, ay ito yung 1/8 inch, no? Yan yung diameter niya. Pag kukunin natin to, ay 1/8 inch lang siya. Okay? Dire-diretso lang yan. Normal arc length. At pagkatapos na pagkatapos maghina, ay kailangan mo siyang i-cool down, no? Mga ilang minuto, 2 to 10 minutes, para hindi ma-stress yung ating welding material. Okay? Yun yan. Ito yung build up natin, ay linisan natin to. Kung saan yung nag-build up, ay i-plating down natin. Tandaan nyo yan. Kung saan yung nag-build up, ay i-plating down natin. Grinding natin yan. Okay? So may na-build up dito, i-flatten down ko yan para sa ating final o sa ating susunod na passing. Okay? So ito, training ko yan. Lagi nating tandaan kapag mag-grind tayo ay dapat hindi tayo lalagpas dito ha. Hindi natin mag-grind ng itong weld clip nito. Ito. Doon na tayo mag-grind sa loob. Okay? So yan, naka-ready na yung ating weld materials para sa ating final pass. So single bead lang ito. Yung single bead natin sa paggawa natin ay scratch na ito, scratch. Dito tayo mag-push. 1, 2, 1, 2 or 1, 2, 3.
Scratch, gapang, kababa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cross, 1, 2, 3. Cross, 1, 2, 3. Cross, 1, 2, 3. Cross, 1, 2, 3. Dahan-dahan lang. Cross, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cross, 1, 2, 3. Cross, all the way up. Okay? So, short arc lift lang. So, ating gagamitin pa rin ng electrode ay E7018. So, yan. Cool down muna natin. Hayaan muna natin. Yes. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1, 2, 3. Short arc length lang tayo para hindi ka duluha. Short arc length o normal arc length. Ayan. Ayan. Okay. Tayo dito, tayo in. Mata. So ito yung ating final pass na single bead lang. Pahain mo natin yung coating niya. Okay, so yan. So ito yung ating will bead sa ating final ano. So dito, hindi natin na ano nang ayos. So may bump up siya dito. Yun yung tumutok kanina. Dumikit dito. Kaya yan. May porosity din tayo. So yan. Wala naman ako nakita ang undercut, ano? Pero uneven yung ating will bead. So dito, walang taas, ay underfill, no? Underfill to taas. So yan yung ating will bead sa ating tapping. So titingnan natin to sa likod, yung kanyang penetration, ano? So ito yung ating... Ito ang ating penetration. Kailangan sa ating penetration ay 1/8 inch lang siya. So ayan, hindi siya sumubra, so wala tayong excessive penetration. So ito yung ating rod face, rod gap ay okay lang. So sakto lang. Saka yung ating current na 80 amps ay sakto lang. Okay? Sana ay may natutunan kayo at yung katanungan ni Finder kayo magi 3251 ay nasagot ko. Okay? So kung may gusto nyong gawin ko ng content ay mag-comment na kayo. At kung may nagawa ako mali ay comment din dyan sa comment section. Okay? Maraming salamat sa iyo, boss. So sa iyong pagtatanong ano, sana yung iba ay may natutunan din sa ating ginawang tugon or sagot sa katanungan ni boss Finder kayo magi 3251. So maraming salamat sa iyo, boss. At ulit ay maraming salamat po sa aking mga subscriber sa aking Bruce Ugarats. Okay? At lagi niyo tandaan, to sustain living, you must study, ask, and more practice. Hanggang sa muli, mga kabrusol, salamat!